sa Panginoong Diyos lahat ng saan tinakpan. Maski awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng saan tinakpan. Maski awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kawalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos
at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito dinggin nyo siya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama.
At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit sinasabi ng kasulatan ng anak ng tao, hahamakit at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa niya sa kanya ng mga taong gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos, kahit mahal ang sibuyas, nakakakain pa rin tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ni Lord at mahal tayo ni Mama Mary. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. No? Maganda sapagkat tayong pang-Sabado ay inilalaan ng inang simbahan sa pamamintuho sa mahal na Birhen. Amen? Sino dito ang mahal? Si Mama Mary, taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Sapagkat ang mga nagmamahal sa Puong Nazareno ay nagmamahal din sa kanyang ina. Amen? Okay. Tayong magnilay na. Si taas ang kamay na gustong magkaroon ng magandang buhay, taas ang kamay. Ayan, ikay magtrabaho. Oh, ha? Ay gusto mo nga ng magandang buhay, ay pagkagising mo sa umaga, ikay nasa kanto at nakikipagkwentuhan. Oh. Gusto mo ng magandang buhay, hindi kay magbanat ng buto. No? Hindi yung lagi kang tutulog-tulog. Huh? Oh, ay sino ho dito ang gusto na makapunta sa ibang bansa, taas ang kamay. Yan. Hindi kayo mag-ipon ng pera. Ah. Ay, pagpupunta ka ng ibang bansa, hindi kayo magsumikap kumuha ng ano, mag-ipon ng pera. Oh, ay lang alang pupunta ka sa ibang bansa, wala kang pera. Oh. Diba? Hindi lang yun. Ase, kasuhin mo yung passport mo. Yung passport, hindi maglalakad, pupunta sa inyong bahay. Hindi. No. O sa mga minamahal kong mga deboto, taas ang mga may kahilingan sa Poong Nazareno, taas ang kamay. O hindi magsikap kayo magdasal. O eh, pag naman, ang nangyayari, pag hindi na natugon niya, ah, hindi na kumuputan ng Quiapo. Bay, hindi. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Ay sapagkat, no, bago tayo makatungtong ng gloria o kalwalhatian, kailangan nating magbata ng hirap. Amen? Sapagkat sa mabuting balita ating napakinggan, ano nangyari sa Panginoong Jesus? Siya ay nagbagong anyo. Tama po ba? Oo. At ang kanyang damit ay puting-puti. Walang kasing, ano, walang, hindi, no? Talo ang Tide at Ariel kasama ang Sunrox pag pinagsama, no? Sapagkat napakaputi ng Panginoon. Ipinatikim, no, sa pangyayaring ito, ang magiging tagumpay ni Jesus. Subalit, kung kayo nakapagsimba nung Webes, di ba, na ang Panginoong Jesus
ay nagtanong sino ako? Di bagat sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Pagkatapos, anong sabi ng mabuting balita? Kinuha sa tabi ni Pedro si Jesus at pinagsabihan. Bakit? Kasi ipinaliwanag ni Jesus, magpapakasakit siya, mahihirapan. No? At nung napagsabihan ni Pedro, anong sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Bakit? Sapagkat dito'y pinakita ayaw ni Pedro ng krus. Subalit ang Panginoong Jesus, tatanggapin niya ang krus sapagkat yan ang magandang plano ng Diyos. Kaya kahapon ipinaliwanag ni Jesus, ang sino mang susunod sa akin, lilimutin ang sarili, papasanin ang krus at sumunod sa akin. Pinaalala ng Panginoong Jesus na ang sino mang susunod sa Kanya, yayakapin ng krus. Amen? Kaya hindi ako magtataka, malakas ang debosyon natin sa mahal ng Poong Jesus Nazareno. Bakit? Ano bang dadala ng Panginoong Jesus? Di ba ang krus? Ay di ba tayo may dala-dala mga krus sa buhay? Tama ba ga? Oo. Kaya yung krus na iyan, hindi binibitawan. Bagus inihiyan niya yayakap. Sapagkat ang krus ang magdadala sa atin sa tagumpay. Amen? Kaya, kung gusto natin maging matagumpay, yakapin natin ang krus. Buhati natin ito kagaya ng pagbubuhat ng mahal na Poong Nazareno. Amen? At sa ating mabuting balita ipinakita, no, na ang sino mang dadaan sa krus, no, ay magiging matagumpay sa bandang huli. Amen? Hindi naman all the time ang ating Poong Nazareno dala-dala niya ang krus. Amen? Nung unang Easter Sunday, nabuhay siyang maguli. Yan ang magandang matututunan natin sa Panginoong Jesus. Hindi siya umatras sa krus. Hindi katulad ni Pedro, no? Si Pedro ayaw ng krus, pero gusto ng tagumpay. Kaya sinabi niya, Panginoon, dito na lang tayo. Magtatayo kami ng tatlong kubol. Isa sa iyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. Pero ang totoo, hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Nagkakaroon ng kabuluhan, no, ang mga bagay-bagay kapag ika'y nakakaranas na pighati, pagtitiis at sakripisyo. Amen? Bakit? Tinuturuan ako ng mga pangyayari niyan para maging malakas. Amen? Amen? Kasi hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging lampa. Walang anak ng Diyos na lampa. Amen? Nilikha tayong matagumpay. Subalit ang katagumpayan ko at katagumpayan natin, kailangan may kasamang paghihirap. No? Sabi nga ng isang kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. No? Hindi ka magkakaroon ng nilaga kung hindi ka magtsatsaga. Yan ang tinuturo. Napakagandang tinuturo sa atin ng mabuting balita. Harapin ang krus. Huwag natin itong isang tabi. Kasi yan ang magdadala sa atin ng tagumpay. Amen? Kung si Jesus, no, sa kanyang pagyakap sa krus, sa kanyang pagbubuhat sa krus, naging matagumpay, magiging matagumpay din tayo. Amen? Sapagkat ang sino mang yumayakap sa krus, no, ay hindi lang basta yumayakap, hindi lang tayo basta yumayakap sa krus eh. May kaakibat itong pananampalataya. Sabi nyo ngayon, pananampalataya. Saan bagaling ang salitang pananampalataya? Galing sa salitang taya. Ano yung taya? Laro, taya. O yan, o, diba? Pero hindi ba bagay, halimbawa lang. O diba kayo sa sugal, ikay tumataya. Diba ka? Pag sinasabi mong taya, inilalagay mo ang iyong isang mahalaga, no? Isang mahalagang bagay, no? Kumbaga sa ating kawikaan, ipinupusta mo. Sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi na sa atin ng tagasulat ng sulat sa mga Hebreo na ang pananampalataya, no? Ito ang aking tugon sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At kapag ako'y tumutugon sa Diyos, no,
Hindi lang basta, oo, inilalagay ko ang aking sarili sa Diyos. Amen? Inilalagay ba ninyo mga sarili nyo sa Diyos? Pag inilalagay natin ang ating sarili sa Diyos, anong pinapakita natin sa Diyos? Ipinagkakatiwala ko at ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Amen? At kapag ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa kamay ng Diyos, hinahayaan kong gumalaw ang Diyos sa aking buhay. Amen? Hindi ko man ito maintindihan, pero ito ang magandang galaw ng Diyos para sa akin at para sa ating lahat. Amen? Ito 'yung sinasabi doon, no? Itong pananampalatayang ito, no, ay hindi agad maaintindihan, no? Subalit ang sinumang may pananampalataya, ang sinumang ang pananampalataya nagdadala ng pagtitiwala sa Diyos, gagawa ang Diyos ng himala, kababalaghan at pagpapala sa atin. Amen? Itong sinabi, no, sa ating unang pagbasa, tamo yung mga matatandang propeta. Anong sinabi sa unang pagbasa? Dinala sila ng Diyos sa isang mas magandang lugar. Ibig sabihin, ang sinumang may pananampalataya, no, hindi ipapahamak ng may kapal. Amen? Basta tayo ay laging susunod sa magandang plano ng Diyos. Kaya gusto kong lagi itong binabahagi, no? Kayo kayo may Biblia. Taas ang kamay ng mga may Bibliang dala ngayon. Oh, at Katoliko nga kayo. Wala kayong dalay. Oh. Hanapin nyo ito. Jeremiah 29 verse 11. Napakaganda. Bakit? Sinasabi doon sa aklat ni Jeremias, may magandang plano ang Diyos sa atin. Amen? Katulad sa ating mabuting balita, no? May magandang plano ang Ama kay Jesus. No? Kaya nga sa transfiguration sa ating gospel, ipinakita niyang maningning si Jesus. Subalit bago mangyari yan, dadaan si Jesus sa hirap. Papasanin niya ang krus, siya'y mamamatay, siya'y ililibing, subalit siya'y mabubuhay na mag-uli. Ay, yan ang magandang babaunin natin sa ating pagyaon pagkatapos ng banal na misa ngayong araw na ito. Na kung gusto nating maging matagumpay katulad ng Panginoong Jesus, dalhin natin ang ating krus. At ang susundan natin ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Ay sapagkat yung iba'y nagdadala ng krus ay kung sino-sinong sinusundan kaya naliligaw. Yan ang magandang paalaala sa atin, no? Na katulad ng Panginoong Jesus, no, siya ang pinakamagandang modelo natin ng pagpasan ng krus. Bakit? Sapagkat sumunod si Jesus sa kagustuhan ng Ama, gayon din naman, tayo din ay susunod sa magandang plano ng Diyos Ama sa atin. Amen? Nandiyan ang mahal na birhen. No? Aalalayan tayo ni Mama Mary. Sabi nga sa panalangin ng Aba po Santa Mariang Hari, ikaw nga po ang pinagbubuntong hininga na amin na ang aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Nadyan ang ating ina, nadyan si Nanay Maria, nadyan ang inang birhen. No? Na kapag tayo dumadanas ng tindi ng hirap, mahal na ina, tulungan mo ako. Mahal na ina, yakapin mo ako. Mahal na ina, dalhin mo ako palagi sa iyong pinakamamahal na anak, ang aming mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagbago nga niyong ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Santiago at Juan sa itaas ng bundok. Nakita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Halina't ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Ama, punuin mo kami ng iyong kalwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kalwalhatian.
ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay. Naway, akayin tayo sa kalwalatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwi ng presensya at walhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, naway ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita ng banal na kalatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Inanyayahan ko kayo magsiyuko ang inyong mga ulo at ating itaas sa Diyos ang hinihiling ng ating mga puso, ang ating mga pansarili at mga natatanging mga kahilingan at panalangin. Makalangit na Ama, panalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandal ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuhan namin at makita ng iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong
Tambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inulungwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen. Ay mapaging dapat nakalugnan mo ang aming paghahangin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na manghen na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kahalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kahalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan ng pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yamo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Makapag-iwalay sa
ng kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kaya
Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang Misa ng Ikalima, ay daraos po ang para-liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susun din po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din po tayong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-ayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Pinapalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim alert level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdagan na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magkabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa balalabakikinabang sa iyong kagandahang loob, ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapakindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon sasagawa natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, inaway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sabi nga ng ating commentator, no, ang Ash Wednesday ay day of fasting and abstinence. Ano po? Ay hindi tayo kakain ng karne sa araw na iyon. Baboy, baka, manok, pato, ano pa baga? Kambing, tupa, hindi muna. Okay, kasi Lent na tayo. Ay wala, baka naman po kayo Miyerkules ng abo. Ang kinakain nyo naman ay tahong, talaba, alimasag, hipon, ano, inihaw na tulingan, inihaw na bangus. Ala, kaya sakripisyo, hindi fast eating, sakripisyo tayo. No? Tayo makikisa sa pagkapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin nyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kasalanan ang krus mong kinamatayan.
Jesus, Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre, Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre, Jesus, Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre, Jesus, Nazareno,